Have a blessed morning to each every one of us. Sa magpapalang umaga po sa bawat isa. Truly, every gising is a blessing. Pastor Menard pong muli. At bago po ang lahat, samahan niyo pong muli ang inyong lingkod sa isang maikling panalangin. Ama naming Diyos na sumasalangit, na may gawa ng lahat lupa at sa buktong mong anak sa Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Muli po, God, kami po ay nagpapasakop sa iyong kapangyarihan. Na, Panginoon, turi wala po kami magagawa kung kayo'y walang pagsama sa buhay ng bawat isa amin. Salamat, Lord. Gamitin niyo lang po na tagapagsalita inyong lingkod. At ang bawat isa pong nakikinig ay magpagpala sa araw na ito sa aking debosyong ibabahagi. Salamat po. We pray in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Glory to God. Are we all excited? Glory to God. Tunay po na kay buti ng Panginoon. Amen. Dati po, God is good. Ngayon po ay God is great all the time. Hallelujah. Aking pong ibabahagi sa umagang ito, sa aking devotion ay sa aklat ng Unang Juan, Kapitulo 4, magmula 7 hanggang 10. 1 John 4, 7 to 11. Akin pong babasahin. Hallelujah. Glory to God. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. Tang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At sinugo niya ang kanyang anak sa pagpalubag loob sa ating mga kasalanan. Hallelujah. Pagpala po ng Panginoon ang kanyang mga salita. At tunay po na ito po ay isa sa pinaka dakilang regalo ng Diyos sa ating buhay. Ang regalo niya sa atin na pag-ibig. Sa fruit of the Holy Spirit, ito po ay ang number one na regalo ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. Kaya, alam po ba natin na ang Diyos ay pag-ibig? At dahil dito, tayo ay ipinanganak sa pag-ibig. Kaya hindi po totoo na yung sinasabi po ng iba diyan na kami po ay putok sa buho. Anak po kami sa labas. We are a broken families. Kaya po, ang aking pong masasabi, lahat po ng bagay na nangyari sa mundo ay kalooban ng Diyos. Ito ay dahil sa kanyang pag-ibig. Hindi po aksidente na tayo ay naging tao. Ito po ay purpose ng Panginoon. Hallelujah. Do we believe on that? Kaya po, ang sabi, ang Diyos ay pag-ibig. Ang hindi raw po marunong magmahal ay hindi nakilala sa ating Diyos. Kaya po pala tayo ay makasarili na po. Lahat po ng bagay nating iniisip at ginagawa ay patungkol sa ating sarili, sa ating sariling kapakinabangan. Kaya po, ang totoong pag-ibig po na nakikilala natin noon ay ang selfishness, ang makasariling pag-ibig. Ano po, hindi po totoong pag-ibig na tunay na darama. Dahil ang ating pong pag-ibig daw noon ay patungkol lang sa mga bagay na ating benepisyo. Tayo ang makikinabang. Ano po, hindi po tunay na pag-ibig pala yon. Ang pag-ibig pala ng tunay ay pag-ibig na makakilala sa pamamagitan nating buhay sa ating Diyos. Makikilala ng tao ang Diyos sa pamamagitan nating buhay dahil sa tunay na pag-ibig. Napakahirap talaga nung sinabi ng pag-ibig ng gagawin mo sa iyong kaaway, no? Love your enemies. Kaya po, ang pag-ibig ay tunay na love conquers all, sabi, na pagwawagian ng lahat ng bagay dahil sa pag-ibig.
No, yung mga matagal na nagkakasira, matagal na nag-iimikan, eh, pag-ibig po ang unang ating ipinairal sa ating buhay, nagkakasundo po ang mga hindi nagkakasundo. At nagiging matibay ang relasyon. Amen po ba tayo dyan? Kaya po, ang relasyon po ay we know work out din. Kahit sa ating Diyos, kinakailangan po ating alamin talaga kung ano ba talaga yung pag-ibig na sinasabi ng Diyos. At ito'y ating magampanan, maiksagawa, dahil ito po ay pinag-utos ng Diyos upang tayo raw po ay makilalang mga anak ng Diyos. Sabi po, at kung tayo po ay marunong magmahal na tunay, ay nahayag na tayo ay anak ng Diyos at nakikilala ang Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah! Glory to God! Nung ako po ay bago pa lang nagsasama na aking mag-asawa, kami mag-asawa, bagong kasal, marami pong expectations. Unang-una po, dahil nga po, dahil po sa expectation na yon na hindi biblical, marami po tayo mga bagay na hindi nauunawaan. No? Kaya po napakalaga talaga nagbabasa ng Biblia na po. Alalaman natin kung ano ba talaga yung tunay na pag-ibig. Sabi nga, action speaks louder than words. Makikita talaga ang totoong pag-ibig kung ito po ay nakikita sa gawa. Tulad po ng halimbawa, sabi ko nga, kung ikaw ay hindi malambing sa iyong asawa, dapat ikaw ang unang gumawa nito. Eh nasubukan ko po yan. Dahil ako po talaga ay malambing sa asawa. At tagal-tagal nakikita ko na rin ginagawa niya sa akin. So ibig pong sabihin ay dapat mong ipakita muna sa gawa at may apply ito para madama ng tao na totoo ka sa kanya. Yung pag-ibig ay tunay na madama at ito'y makita sa gawa. Amen? Mahayag daw yung pag-ibig ng Diyos eh, kapag po tayo ay tunay na nagmamahal. Hallelujah! Glory to God! Kaya po, ang Diyos po ay pag-ibig. No, hindi accidented po tayo ay sinilang sa mundo. Minsan sinisisi pa natin ng Diyos. Ba't nyo pa ako isinilang? Meron ba talagang Diyos? Ba't ginawa niya ito sa atin? Ba't hinayaan niya mangyari ito? Minsan po kasi ito, pag hindi po natin kilala ng Diyos, sisisiin pa po natin ng Diyos, no? Marami po akong narinig na ganyan. Minsan may mga salita pa pong ganito. Nag-anak-anak pa kayo, di nyo naman kayang pag-aralin. Minsan po, no, magulang pa ang nasisisi. Kaya, ang higit po sa lahat ay malaman po natin na kaya po pala tayo isinilang sa mundo dahil po sa pag-ibig ng Diyos, hindi po dahil sa magulang natin, hindi po dahil sa mga sitwasyon ng buhay. Isinilang po tayo sa mundo dahil sa Diyos na nagmamahal sa atin. Amen? Nakuha po ba natin? Tunay po na kung meron po tayong natutunan sa umagang ito, sa akin pong binahagi, isa pong malaking regalo ng Diyos sa atin ay malaman natin na siya po ay pag-ibig. Hallelujah! Kaya po, sa araw na ito, kung tayo po ay napagpala, samahan niyo pong muli ang inyong lingkod sa magtatapos na panalangin. Salamat Panginoon sa mga nakinig sa araw na ito, sa umagang ito, Panginoon, na napagpala po, na tunay Lord, ang pag-ibig po ay nakikita sa gawa. At ito po yung unang dapat na makita sa buhay namin. Salamat po dahil kayo po ay Diyos ng pag-ibig at kayo po ang unang nagpakilala nito sa amin sapagkat hindi po tunay na pag-ibig noon ang aming ginagalawan kundi pansarili. Salamat po Panginoon, patuloy po na makilala ka namin at maipamuhay namin ang pag-ibig na tunay na nagmumula sa iyo upang kami po sa mga relasyon ay tunay na maglalong maging malapit sa isa't isa. Relasyon na mag-asawa, relasyon magkaibigan, relasyon na kung saan po ay nais mo na aming gawin sa aming kapwa ay tunay na mangyari. Salamat po dahil tunay po pala na kapag po kami ay punong-puno ng pag-ibig, kayo po ay mahayag sa aming buhay at dahil po dito, kami ay makikilalang inyong mga anak. Salamat po. Thank you, Lord. We love you, Holy Spirit. We love you, Jesus. We pray in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah.